cost releasing lang tayo dito, tapos mababa pa yung pricing natin. 2020 na model, so napaka-classic po yung design. Meron sila dito na GTR Supra 150cc. Tapos mga mix, meron sila dito na PCX 150. Ang kinagandahan nito mga mix, dahil murang-mura na po yung kanyang cash price. Ito na po yung bagong XRM 125 2021. So yung cash po nito ay nasa 49,900. Pag sinakyan mo dito, parang nakaka-macho. Yung mga motorcycle ba natin ay may mga PNP na ba yan? What's up mga Megs, welcome back to my channel. Ngayong araw nito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Maghahanap tayo ng motor na babagay sa iyo, motor na kaya mong installment, di ka mahirapan tuwing monthly, at motor na kaya mong i-cash. Ngayong araw nito mga Megs ay nandito tayo sa Motor Ace Multi Panglao Branch dito sa Bohol City. Gusto ko po muna magpasalamat sa Motor Ace Multi Panglao Branch dahil pinayagan nila na mag-vlog tayo dito sa kanilang branch. Shout out po kay Sir John, Sir Nuli, Ma'am Joy, Sir Cristel, at Sir Junmar. So shout out po sa inyo dahil pinayagan niyo ako na mag-vlog dito sa inyong branch. Actually, kaka-open lang po ng branch na ito at nakita ko po dito mga mix na marami po silang mga bagong model ng mga motorcycle dito. Meron sila dito na XRM 2021. Yung naka-digital meter panel. Tapos meron sila dito na TMX na Alpha. Meron sila dito na GTR Supra 150. So dito mga mix, no, meron sila dito na available na Genio 110cc. 2020 na model. So, napaka-classic po yung design. Especially yung taillight niya. At gustong-gusto ko yung kanyang digital meter panel board. Napaka-angas ng kanyang panel board mga Megs. Simple lang. Especially yung kanyang headlight. So, siyempre LED. So, yung SRP po mga Megs ng Genio nila ay 73,500. Tapos mga Megs, yung down payment po nito ay nasa 3,000. Meron sila dito na available na pula, glossy red. Tapos meron sila dito na puti, glossy white, simple mga Megs, with blue. Tapos mga Megs, nakaraan may nag-message sa atin na naghanap sila ng GTR Supra. So ito na mga Megs, shout out sa iyo. Meron sila dito na GTR Supra 150cc. So yung available nila dito mga mix, no, ay red with black. So kung makikita niyo itong mga mix sa personal, so ito dito kayo mauna ma-attract sa kanya. Dahil napakaangas ng ano tawag dito? Nakalimutan ko naman. Nabablangko ako kapag nagba-vlog. Nakalimutan ko ang tawag dito mga mix. I-comment nyo nga sa akin, makalimutin talaga ako eh. Mga mix, yung kanilang GTR, yung SRP po nito mga Megs ay nasa 103,500. Yun po yung SRP po nito. Click 125 na napaka-benta talaga. Siyempre kung makikita nyo si Kit mga Megs, no, ay parang dyan kinuha yung design ni bagong Aerox ngayon na 2021. Pero siyempre may mga kakaibang mga features din yan sila. So yung Honda Click 125 nila mga Megs, yung available na dito is blue, tapos may orange, tapos meron pa po dun sa loob na matte gray, saka pula. So yung SRP po mga Megs ng kanilang Click 125 ay 77,500. Tapos mga Megs, yung down payment po nito ay 3,000. Nakaraan mga Megs, no, meron akong motor na Honda Click at napakataas po yung down payment.
nung nakaraan na yun, parang 10,000 ata yung down payment ko nun. So ito mga mix, no, 3,000 lang po yung down payment ng Honda Click 125 nila. Diba? So ito ata yung branch na may pinakamurang down payment para sa akin mga mix, no. Tapos mga mix, meron sila dito na PCX 150. Yan, napakaganda ng PCX 150 nila mga mix. So yung available nila dito mga mix, siyempre ay ang matte gray. Napaka-stylish naman ng kanyang handlebar, siyempre. Tapos naka digital meter panel. Ito yung SRP mga mix ng kanilang PCX 150i 134,500. So yan po yung SRP ng PCX 150 nila. So for more inquiry mga mix, no, lalagay ko lang po yung link nila dyan sa ibaba para at least kung may mga marami pa kayong katanungan ay pwede po kayo na magdirekta kontak sa kanila. Tapos mga mix, meron sila dito na XRM 125. So yung XRM 125 dito mga mix, no, ay 2020 pa ito na model dahil naka-analog pa siya, hindi pa siya digital meter panel. Pero ang ganda talaga ng XRM na ito. Siyempre, naka-underbone type. So yung available nito mga mix ay orange. Yung SRP po nito mga mix ay nasa 74,500. Tapos mga mix, yung down payment po nito ay nasa 3,000 lang. So napakamura po ng down payment nila. Tapos mga mix, dito naman tayo kay Barako. Dito naman mga mix kay Barako 175cc. Siyempre, 4-stroke at kita nyo naman mga mix yung decals niya, no? Na parang kinuha kay Lapu-Lapu. SRP po ng kanilang Barako 175, 4-stroke, 88,850. Yeah. So kung gusto niyo na panglagyan ng mga sidecar, pang tricycle, di ba? Pang service. So yung down payment nito mga mix ay nasa 6,000. Doon mga mix. Tapos mga mix, dito mga mix, no, meron silang available dito mga mix na Aerox 2018 na model mga mix, no. So old model na talaga siya mga mix. Ang kinagandahan nito mga mix dahil murang-mura na po yung kanyang cash price. So meron sila dito na blue, glossy blue with siyempre with gray ata yan or silver. So ito mga mix, no, dahil old model na siya mga mix, tapos may konti lang siyang scratch, no. Hindi talaga konti, isa, dalawa. Basta may scratch sa mga mix. Hindi siya konti, may scratch siya. Tapos old model siya, pero hindi siya, ano mga mix, hindi siya second hand. So kung bibili niyo siya mga mix ng cash, ay mabibili niyo siya ng 88,807. Yan po yung kanyang cash price kung bibili niyo siya ng cash. Pero mga mix, kapag installment naman ay pag-uusapan pa ng management. So wala pa pong may ibinigay about sa installment. Yung alam ko lang po ay kapag cash ay makukuha nyo siya ng 88,087. Yan, napakamura mga mix. So pinipwede ito mga mix. Huwag nyo nang habulin yung 2021 na Aerox dahil mabigat talaga sa bulsa. Tapos mga mix, ito na po yung bagong XRM 125 2021 na sinasabi nila na underbone type. Tapos ito yung gustong-gustong mga mix, no. Meron na siyang cover dito para sa kanyang makina, no. Magagamit talaga to pang trail. So way back mga mix ng 2005, yung unang labas ni XRM na 110cc. So para sa akin mga mix, no, mas dito nakilala si Honda dahil sa kanilang XRM na mga nilabas at hanggang sa nag-upgrade ng upgrade. Hanggang sa ngayon mga mix ay naka digital meter panel na siya. So hindi pa natin mapapa-under itong mga mix, no, kaya hindi tayo makikita kung anong mga nakalagay dyan. Pero sigurado meron na yung mga fuel gauge, tachometer, odometer. At siyempre meron na yung, meron na rin siguro itong orasan. So next time mga mix, balik tayo dito para ma-review natin to.
So, meron sila dito na red with black. At syempre dahil XRM 125cc, IFI na rin ito yung mga mags, fuel injected. So, syempre mga mags, pag sinabi natin na fuel injected, ay sigurado na saver talaga sa gasolina. So, si XRM dati mga mags, no, ay halata naman talaga dati pa na matipid talaga sila sa gasolina. At napakaangas naman ng kanyang headlights, no. So, syempre mga mags, no, ang bulb type pa yan. Hindi ko pa alam kung bakit na hindi pa ginawa ang LED, no, yung kanyang signal light. Pero dito naman sa kanyang headlights, magtatanong tayo dito. Wala. So, mamaya mga mags, magtatanong tayo dito. So, napakaangas ng underbone type na ito. Mga mags, no, yung kanilang XRM 125 na bagong model. Yung SRP po nito ay nasa 68,500. Tapos mga mags, yung down payment po nito ay nasa 3,000 lang po. Ayan. So napakababa po talaga ng down payment nila dito mga mags. Kaya kung ako sa inyo mga mags, kung bibili kayo ng mga motor ay punta na po kayo dito sa Motor Ace. Multi Panglao branch dito sa Bohol. Tapos mga mags, meron sila dito na Kawasaki Fury. So siyempre old model na yan. Hindi ko lang po natanong yung SRP niya. So, punta lang po kayo dito. Tapos mga mags, meron sila dito na CT100 ni Kawasaki or Gaja. So, yung CT100 naman, mags, ay 51,950. Siyempre, matatag na talaga yung motorcycle nito mga mags, no? Pagdating sa mga sidecar or pang service, saver din po ito sa gasolina. Ito naman mga mga yung mga XRM nila. Ayan. Tapos meron sila dito na RS ni Honda. Saka ito may Honda Wave din sila at Honda Beat. Tapos mga mix, no, hindi lang po Honda, Yamaha at Kawasaki yung in-offer nila dito. Hindi, meron din po sila dito na TVS. Ito po yung mga TVS na mga mix, no. TVS Dodge 110cc. So yung TVS na mga mags, meron silang available na black, gray, tsaka white. So yung SRP po nito mga mags ay nakatago. Kinuha ko kasi. So yung cash po nito ay nasa 49,900. Tapos yan po yung down payment mga mags, 3,000. Napakamura lang itong down payment. Tapos yan, po, yan na po mga mags yung monthly natin. No? Pili lang po kayo dyan. Tapos may free na po yan na helmet. May rebate po yan na 200. So hindi ko lang alam mga mags sa ibang mga brand kung anong magkano yung rebate nila. So mamaya, tatanungin natin kung magkano po yung rebate nila kapag on-time ka magbayad. Pasok kayo dito mga mags. So malawak po yung branch nito mga mags, no? At pala talaga na bagong-bago dahil naamoy ko pa yung tinta. Tapos mga mags, meron sila dito na Gray Beast 125cc. Meron silang available dito na matte gray. So yung Gray Beast na mga mags ay 86,500. Tapos mga mags, yung down payment po nito ay nasa 4,500. Napakamura. Ang ganda ng Gray Beast nito. Napaka bulky looks yung talaga ng Gray Beast nito, no. Parang masasabi mo na kapatid ni Aerox. Tapos ito yung available na ng mga Honda Click 125 mga mags, no. Meron sila dito na matte gray. Tapos red, tsaka yun, red lang mga mags. Dalawa lang. Kasi yan, XRM yun sa kabila. May mga available din po sila dito na mga RS, Honda RS 125. Tapos mga mags, nandito na po mga mags, si TMX 125 Alpha. So marami po yung naghanap ng motorcycle nito dahil nga napaka-astig daw talaga tingnan to, no? Dahil dito pa lang mga mags, pagdating sa kanyang pipe, no, na napaka matte black ay napakaangas talaga tingnan. Tapos parang hindi siya masyadong malaki. Pero pag sinakyan mo dito ay parang nakaka-macho, di ba?
Ang ganda ng motor nito mga Migs. So yung SRP po nito mga Migs, yung kanila XTMX 125 Alpha ay nasa 52,000. Tapos yung down payment po nito ay nasa 4,000. Yun mga Migs. So, grabe. Sobrang mura ng down payment design mga Migs. Tapos dito mga Migs, no? Meron sila dito na mga Honda Click. Tapos ito, ang CT100 na yun sila. Tapos mga Migs, no? Meron silang available dito na CRF150. Siyempre mga Migs, kung gusto nyo mga pang dirt bike, mga pang akyat bundok, di ba? Kung gusto nyo sa mga putikan talaga mga Migs, at napakaganda ng kanyang digital meter panel. Yung kanyang digital meter panel mga Migs ay kamukha ng XRM125 na 2021 na model. So, siguro dito kinuha yung design niya. So, yung cash price po nito mga Migs ay nasa 136,500. Tapos mga Migs, yung down payment po nito ay nasa 24,000. Yun. So, ito naman mga Migs yung kanilang front disc mga Migs, no? So, break time. Tanghali na kasi. So, tired lang yung tira dito. So, siyempre mga Migs, hindi lang po mga motorcycle yung mga available dito sa Motor Ace. Dahil po, meron din po silang available dito ng mga 3-wheeler. Yun. May mga available din po sila dito ng mga 3-wheeler. Ito po yung mga TVS. Ito po yung mga available na TVS. Tapos meron silang TVS King. Tapos meron silang TVS Deluxe pre, no? Deluxe. Yun yung mga available nila. So marami sila dito ng mga TVS mga Migs. Dito mga Migs, may price dito. Yan mga Migs, no? So yung cash price po ito mga Migs ay nasa 178,900. Tapos yan na po yung down payment at yung monthly mga Migs. So kayo na po bahala dyan. TVS King. Siyempre ano na yan mga Migs, no? 200cc na yan. So ang dami nilang available dito mga Migs. Ang maganda mga Migs sa 3-wheeler na ito dahil FI na siya. So fuel injected. Siyempre mga Migs, yun nga sinabi ko, pag sinabing FI, ay sigurado talaga na matipid talaga sa gasolina ang motor nito. Motor friend talaga ito mga Migs eh. Yung tawag ito, kasama pa rin talaga ito sa motorcycle na, ano pag dito? Motorcycle na tawagan. Parang ganun na ta. TVS King, 200cc. So yun mga Migs, no, bago matapos yung vlog natin ay magtatanong muna tayo sa isang empleyado dito sa Motor Ace Multi-Panglao branch dito sa Bohol. Magtatanong po tayo kay Sir John about sa mga installment nila at kung ano rin ba yung mga freebies nila dito sa branch nito at kung ano rin ba yung mga maibibigay nila sa mga rider natin if ever na pumunta dito. Yun, so tara mga Migs. So mga Migs, ito po pala si Sir John, isang empleyado dito sa Motor Ace Multi-Panglao branch. Magtatanong tayo sa kanya about sa installment ng kanilang motorcycle, kung ano ba yung mga requirements sila. So sir, ano ba yung requirements natin sir? Magandang araw po. Basic lang yung requirements natin. Sa kukuha ng motor kapag installment sa maker, yung may-ari talaga ng motor is ano lang. Valid ID, at least dalawang valid ID, sidula, yung sa barangay, payslip or certification of income kung meron. Ayun. Tapos sa maker naman, valid ID lang din. Tapos sidula, saka 2x2 picture lang. Ganun lang. Oh, tapos baka bilis lang yung ano. Yung units. So, tapos sir, may CI pa yun, di ba? Oh, may CI, pero hindi yung ganong ano, matagal. Matagal. Basta taga dito lang. Madaling na kagad. So sir, kapag di ba nagka-problema yung units natin, ay meron ba tayong service center? Meron sir, meron tayong service center dito sa ano. Pero sa ngayon, hindi pa kami nag-open talaga. Oh. Open pa kami mga susunod na buwan siguro. No, kasi yun nga sinabi ko mga Migs, no, dahil ang branch na ito ay bagong-bago lang talaga. Saka bukasan talaga. At, bukas lang. Pero wala pa talaga yung, ano, yung opening talaga nito. Kung kailan pa. Unofficially pa. Oh, pero kung gusto niyo mag-inquire mga Migs ay pwedeng-pwede talaga dito. At makaka-release din kayo ng units. Yes, sir. Yun. So, yun mga anytime. Cash at saka
installment. Cash at installment. Tapos sir, i-favor ba na mag-avail yung customer natin ng mga units natin? Ano ba yung mga free natin? Sa free namin sir, basic lang din. Sa helmet, free na yun. Tapos sa registration kasi, good for 1 year lang yung magbibigay natin. Ayun. Sa ngayon, wala pa kaming basic na mga, like mga jacket. Kasi ano man, magdepende na sa ano sa management sa... Pero at least mayroong helmet. Oh, yun, yung mahalaga, may helmet talaga. Kasi ano mo yung motor kung walang helmet, edi patay ka sa LTO. releasing lang tayo dito, tapos mababa pa yung pricing natin. Kaya nga sir, parang nahalata ko dito is napakababa yung down payment nyo dito. Napakababa. Ang kuhanan namin sa dito, no, mabilis talaga yung approval natin kapag install. Especially yung mga mechs, no, sa kanila mga Honda Click mga mechs ay... Napakababa talaga ng down payment yung Honda Click. Oh. Tapos sir, ano tawag ba dito? Yung mga motorcycle ba natin ay may mga PNP na ba yan? Oh, kompleto po lahat yan. Hindi tayo nag-release ng motor kapag hindi talaga ang mga unit kapag walang PNP clearance. So yung mga mechs, wala tayong problema dito kay Motor Ace dahil lahat ng mga units na yung mga mechs ay mayroon na yung PNP clearance. At ano nga yung isa sir? Certificate of sale. Stock reported. Oh, yun. So, lahat ng papeles. Kumpleto na yung mga mags. Kapag kukuha ka dito, libre na yung isang taon mula, no? Register ng motor. Cover na yun ng ano, ng company. So, yun. So, sir, thank you, sir. Salamat sir. Sir, baka may gusto ka pong i-shoutout, sir. Shoutout po sa, ano, sa misis ko. Ah, yun. Sa Lumi Apali. Ayun. Hindi siya nagtatabaho ngayon. Nag-online na lang. Kaya kasi, pandemic. So, saka sa pamilya ko sa, ano, sa amin, sa Balilihan. Yun. Papa, yun, so shout shout out po kay Sir Jan. Thank you din sir, pinayagan niyo ako na mag-vlog dito sa inyong branch. So thank you sir, thank you ulit. Salamat. Thank you sir.